Kalalim, no? Yung tambak na ng basura. Pwede ba ka-transport?
Eh no, pinangunahan ni DLG Binhor Abalos, no, yung paglinis nga po dito, no, sa Baseco. Grabe guys, so hanggang tuhod na, hanggang hita na po ni Kuya nila ni Manang. Grabe si ate, oh. Talaga lubog na sila dahil dito sa tambak ng basura. Ayan, oh. Ayan. Grabe, hanggang hita na, oh. My goodness, oh, grabe. Tambak ng basura. Grabe si ate, oh, no? Kababaeng tao niya. Tingnan niyo naman, grabe siya makahakot, oh. Hanggang hita na niya. Burak na. Ano ko, baka lulubog po kayo dyan. Grabe guys, yung basura dito sa Baseco, no? Kaya naman, no, sa lahat ng barangay na po ito, nationwide na yung pag clean up drive. So dito lang po talaga inano nilaunch yung kick off, no, ng clean up drive sa may Baseco. So nakikita nyo guys, grabe, kung maaamoy nyo dito, sobrang baho. Ayan, tsaka tingnan ni Manangari nila dito, no? Ayan, may mga tanim na sila. Ayun. Anyway, kakilala ko sa mga para ano dapat sabihin natin sa sarili natin, sa barangay natin, sa anak natin, at sa mga kusunod pang mga batang generation. Secretary, may nabanggit po kayo kayo kanina sa sinabi po kayo na panghuhuli, although ang gusto rin makita yung mga panahon na hindi na panghuhuli. Paano po yung enforcement? Mas paigpunin na po ba ngayon? Yes, yes. Importante rito ang enforcement.
na talagang humahuli ka, magwalis na. Kasi nung araw, ay fine, huwag ka mag-iing, maalis na. Huwag na masanang ano, no? Na umabot tayo. Ang sa akin lang, makapwede magkaroon tayo ng parang community service. Humahuli ka rin kapag sa sige 13 minutes mo. Sino pa nga aktong enforcer ko rito? Sino mabibigyan ng... Okay, so, ngayon, sa ngayon, nangyari ang bawat engineers. Yan. Pero ako, mas concerned ako, hindi lang dito sa waterways, sa mga kanal, sa mga estero, napaka-importante sa akin. Dapat talaga binabantayan yan, yung pantay ka na, pantay yan, at pinigil yan. At of course, kung pa na sinabi ko kanina, alos 12% lang ang hindi naman kaya mag-insight ko. 4% dito ay ito yung mga medical waste. The rest ay kaya insight. At tawag ko yung circuit. Yung mga plastic, pwede mabenta. Yung mga iba pwede maibenta, meron pera sa basura. Kaya hindi lang gagawin ito. Ito kami sa mga sa akin. Yung basura mo, ayun lang yung ano sa iyo. Papuntahan sa kanya natin, hindi na nakapasok ito. Bibigyan ka natin isang parang notebook, report. Ito, logo. At nakasulat, ibangin na yun. Yung mga jack, yung mga operators, yung mga plastics. Kasi sila naman yung recycle. Bibigyan sa iyo yan. Yung same points, kundi yung points, magmamili ka ng mga report. Pero maalan namin doon araw na nahihulang because of the pandemic. Ito. Ito na nga kailan. Dahil kung magawa mo yan, significantly, mapapawasan ang atleso. May evaluation din mo ngayon. Isipin mo, bawat tao ngayon, 0.8 of a kilo o 80% ng isang kilo ay nag-degenerate ng basura sa isang araw. Ganong katindi dito sa atleso. May binabanggit din po kayong evaluation sa mga local government units, sa mga barangay, secretary. In the event na mag-fail po sila dun sa pag-comply, sa paglilinis sa kanilang area of responsibility, ano po yung sanction or penalty po sa kanilang? Well, sa ngayon, pinag-uusapan namin ang gusto ito. Tayo-tayo, ito, pinag-uusapan namin. Inuuna muna namin, of course, yung pinag-uusapan namin, of course, yung pa-premio, pero higit sa lahat yung intervention. Dahil importante kasi, mahirap mag-usta kayo. Kumisang talaga may mga lugar na talaga kailangan ng mga ganito. Pero nasa mandato natin ngayon na LGUs, it's part of our mandate na talaga ang solid waste management na talaga paano natin very efficient ang gagawin natin at dinisado ng lugar natin. Ito yung binibigyan lamang natin ng focus. Focus in a sense of talaga hindi natin bibitawan. Tuloy-tuloy lang. Sa MMDA yung segregation, may mga project sila about this, no, at all others, no. And in fact, kaya nga pinokus muna namin dito muna sa pasura tayo para wag mag-clutter. Dito muna tayo, ipokus natin ito kung sa kalinisan muna. Yung others will follow, yung mga gardening, etc. Madali din. Pero ipokus muna natin sa kalinisan sa akin. Well, yung El Nino climate change, ang ating mahal na Pangulo ay agad, ano, nagpulong kung pulino, no, inalam at nagre-report dito ang isang kabinete at nag-form kagad ang ating mahal na Pangulo. Kasama dito ang NDRMC at of course ang OCD, no, at si Secretary Gibo, isa sa mga naatasang punto. At hindi yun, lahat ng ahensya kasama nito, patendo yung LJ kasama po dito. So, minomonitor po ito, lahat ng aspeto, hindi na maganda. Hindi pa man nangyayari, ina-anticipate mo na at mayroon na action. Okay? Maraming salamat po. Thank you.